Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ano ba yung batang pinangako mo sa amin? Ayun ito. Batang yan na lang isasama namin. Mang Max! Sa halip na ipagbibili natin ng bata sa pamilyang hindi magkaanak, eh ipadadala natin sa China na may kargang cocaine. Nonoy, nasa panganib ang baby. Humingi ka ng tulong sa mga pulis. Jerica, oras na siguro para malaman mo ang katotohanan. Sino po kayo? Bakit niyo po ako kilala? Ang ulan po, isa ka ring anghel. O, ako anghel? Ano ulit? Ako po anghel? Alika, ipapaalala ko sa'yo. Yano po ka. Angelica, hayaan mo ipaalala ko sa'yo ang nakaraan. Kagaya ko, isa ka sa mga tagapagbantay ng mga nilalang ng mga tao dito sa mundo. Tayo ang nakaka-impluensya sa mga takbo ng kapalaran nila. Ikaw ay naatasang gumabay at magbantay kay Rosario. Ang gagawin mo yan sa buong buhay niya. Oh, Angelica! Bakit ka nandito? Di ba dapat kay Rosario ka nagbabantay? Oo, pero tapos ko na ang gagawin ko sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano nga ba ang dapat kong gawin para kay Rosario? Eto, nakuha ko na yung susi ng kotse niya. E di hindi na siya makakasama dun sa aksidente. Angelica! Hindi to susi ng kotse! Susi to ng bahay! Ha? Ako! Huwag mong matatagunin yan! Yes, sweetheart. I'll be there soon. Uuwi na ako. Alam mo ang nangyari mo, Tinganghel, inalisan ka ng pakpak dahil sa iyong kapabayaan. Kung ginawa mo lamang ang iyong tungkulin, hindi mangyayari ang aksidenteng iyon. Tawarin mo ako, Gabriel. Tawarin mo ako. Angelica, huwag ka sa akin humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad doon sa tatlong batang naulila dahil sa iyo. Ako ng pagkakataon, Gabriel. Ano kung magbawi ang mga pagpag ko? Angelica, ayon sa batas ng mga anghel, kailangan tulungan mong mga biktima ng iyong pagkakamali nang wala kang anumang kapangyarihan o kaalaman.
Kapag nagawa mo ito ng matagumpay, may babalikan niyo ang mga bakpak. Walang kapangyarihan. Walang kaalaman. Ano ang magagawa ang bisyon ko kung... Hindi ka ba natutuwa dito sa bago mong bahay? Naalala ko lang po yung alaga namin, si Rafa. Sana, hanap na nila yung mga magulang ni Rafa. Alam mo, mahanap nila yon. Basta wag lang silang susuko. Ang buhay kasi, basta desidido ka sa ginagawa mo at seryoso ka sa pangarap mo, makukuha mo yun basta wag ka lang susuko. Paano niyo po yung nagawa? Basta ako, ginawa ko yun. Kasi alam mo dati, ang gusto ko talaga makapunta sa Amerika, yung gusto kong tumira sa ibang bansa. Kaya yun, talagang ang ginawa ko, hindi ako sumuko. Tapos, nagpunta ko dito sa Maynila. Nagtrabaho ko dito. Lahat ng klaseng trabaho, pinasok ko yun. Tapos, nung nakaipon ako ng pera, inayos ko yung papeles ko kasi nga para makapag-abroad ako. Tapos, nung nandun na ako sa Amerika, lahat din ng trabaho, pinasok ko. Talagang nagsipag ako. O, alam mo ba kung ano nakapagpayaman sa akin? Ano po? Walis tingting. Nakahanap ako dun sa Amerika ng mga Pilipino na gustong bumili ng walis tingting. Pagkatapos, in-import ko yun. Tapos lumago yung negosyo ko. Mamon ako. Ang galing niyo po, tita. Eh kasi, alam mo, Tinay, ang buhay, dapat habang nabubuhay tayo, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Bakit? Meron ba akong nasabi? Ganun din po kasi yung sinasabi sa akin ng tatay ko. Kapag may buhay, huwag ka pong mawawala ng pag-asa. Namimiss mo si Peter, no? Alam mo, Tinay, namimiss ko din siya. Edison, anong masasabi mo sa workshop ko? Sorry. Galing po dito, Tito Mark. Lahat po kompleto. Siguro po, madami na po kayong nagawang project, ano? Ah, oo. Nandito yung... Nandito yung solar-powered flashlight. Solar-powered yan. Diyan mo, wonder na. Tsaka itong night vision reading glasses. Okay din? Bakit? May problema ba? Kung mayroon po kaming dating kanto ni tatay, siguro po natupad na po yung mga pangarap niya. Eh, hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwede mo pa rin tuparin ang mga pangarap niya.
Kahit itong workshop, pwede mong gamitin para magawa yung mga designs niya. Sigurado ako, kung nasan man siya, matutuwa yun pag nagawa mo yun. Take it, Tito Mark. Anong problema? Mamaya nga pala, alis ako for an out-of-town business meeting. Mga 3 days yun ako mawawala. Tinay. Alis ako, ha. Mga 3 days ako mawawala. Pero si Tito Jerry mo at si Ate Steph mo, may iwan dito para sa'yo. Han, don't worry about her. Kami ni Steph ang bahala sa'yo. Oo nga po, Tita. Tinay, ako bahala sa'yo, di ba? Tita, pwede po namin paglaruan yung mga dolls ko. Tsaka tuturuan kita mag-makeup, di ba, Tinay? Teka, parang ang bata pa naman ni Tinay para sa makeup. Joke lang po, Tita. Basta, Tita, mag-e-enjoy po kami. Huwag mag-alala. Oo, narinig mo yung Tinay, ha? Marami pala kayong gagawin ni Ate Steph mo, kaya mag-e-enjoy ka kahit wala ako. Ha? Hindi ako magbe-babysitter dun sa bubwit na yun, ha? Mas larong hindi rin siya makikihati sa kayamanan ng Tita Marieta mo, anak. That, I promise you. Masyado na silang nagiging malapit sa isa't isa. Oras na siguro para magkaroon sila ng konting distansya. Sige po, Dad. Sabihin niyo lang po sa akin lahat ng kailangan kong gawin. Ano po bahala dun sa palaboy niyo? Hello, Edison. Hello, Nonoy. Edison, may problema tayo. Nakidnap ng mga sindikato si Rafa. Ha? Paano nangyari yun? Mahabang kwento eh. Pwede mo ba akong tulungan sa pagsagip kay Rafa? Wala na kasi akong ibang mahinga ng tulong eh. Siyempre naman. Nangako tayo na aalagaan natin si Rafa. Teka lang, magpapaalam na ako kay Tito Mark. Pagkadaan ng 20 minutes, tumawag ko ulit sa akin ha. Okay? Okay. Salamat, Edison. Basta para kay Rafa, hindi pwedeng hindi ako tutulong. Sasagipin natin siya. Para kay Rafa! Para kay Rafa. Hindi pwede. Tumawag ko si Nonoy kanina. Kailangan niya lang po ng tulong para sagipin si Rafa. Delikado yon, hindi pwede. Pero po, kinidnap po na sindikato si Rafa. Kailangan ko pupuntahan si Nonoy para po sagipin siya. Kung totoong nakidnap si Rafa, kailangan tumawag tayo ng pulis. At sila dapat sumagip sa kanya. Pero may pangako po kay Rafa na hindi ko siya papabayaan. Tsaka po may pangako na rin po kay Nonoy na tutulungan ko po siya. I'm sorry, Edison. Hindi pwede talaga. Delikado dun eh. Itong kailangan mo gawin. Pag tumawag si Nonoy ulit, kunin mo lahat ng detalye tungkol sa sindikato na yan at ako tatawag sa pulis. O, hintayin mo lang ha. Kausapin ko si Tita Jamie mo. Paano? You have a safe trip, okay, honey? Yes, honey. Thank you. Okay. Bye, Steph. Honey, kayo muna ni Steph. Bahala kay Tinay habang wala ako, ha? Wow. Medyo hindi pa siya sanay dito sa atin, kaya pakialalayan na lang. Please, please. No problem, Tita. Thank you, Steph. Tinay, narinig mo, ha? Habang wala ako, si Tito Jerry mo tsaka si Ate Stephanie mo muna ang bahala sa'yo, ha? Makikinig ka sa kanila. Okay? Thank you po, Tita. Mamimiss ko po kayo. Oh, ikaw din. Hana, Steph. Oo, oh, sige. Bye-bye. Bye po. Bye, Han. Bye, Steph. Bye-bye, Han. Bye po, Tita. Bye. Bye-bye. Ate Stephanie, ano po ang una natin gagawin? Hoy, Tinay. Wala akong mataw-taw na ate. Wala akong kamag-anak katulad mo, no? Kusing bata sa kalye. Pero sabi mo, ikaw ang bahala sa akin. Huwag kang mag-alala, Tinay. Ako nga ang bahala sa'yo. But promise, before I'm done with you, hihilingin mo sana hindi ka nalang kinampo ni Tita. Problema tayo. Ayoko payagan ni Tito Mark.
Ah? Ganun ba? Sige, ako na lang sasagip kay Rafa. Mag-iisip na lang ako ng... Hindi, Nonoy. Nangako kay Rafa na aalagaan ko siya. Tsaka nangako ako sa'yo. Pag kailangan mo ko, dadating ako. Eh, ayaw kong payagan ng bago mong pamilya eh. Paano yun? Tataas ako, Nonoy. Pero, kailangan ko ng tulong mo. Ano? Sigurado ka ba dyan, Edison? Para nga kay Rafa, Nonoy, di ba? Kailangan tayong oras. Tulungan mo na ako mangkatakas dito. Para matulungan na kitang maitakas si Rafa. O, sige, sige. May plano ko. Sunod, ha? Diba sabi ni Tita, susundin mo lahat ng sinasabi namin ni Daddy? Kung nagtapon yan, ikaw din magligpit. Tigasin talaga ng ulo mo, eh! Aray! Masakit! Mas masasaktan ka pag di mo ako sinunod! Ah! Aray! Anong nangyari dito? Daddy, inaawin po ako ni Tinay! Sinipa niya po ako! Kapal talaga ng mukha mo, ha? Kampong ka lang dito, ikaw pang matapang! Anong walang kasalanan? Ha? Alam kong gagawin sa mga tatang. Aray! Bitawan niya po ako! Mama, okay ka lang. Ay! Bitawan nga ako! Inisin na nga yan! Bakit tumingin dito? Dito ka lang hanggat hindi ka natututo, natatandam, ha? Ha? At hindi ka kakain hanggat hindi ka nagsisisi sa ginawa mo. Nagtingnan mo? Ha? Pasensya ko, pagtatsaga ako kay Marieta kung hindi ko makukuha ang kayamanan niya. Eh, Dad, ano na pong gagawin natin ngayon? Ay, brother. This way. Si Marieta ang magpapalayasin. Papalayasin siya sa iba. Gagawin yun. Isn't it obvious, Marieta? Ganyan ang natutunan niya sa kasi. Baka may pagbebentahan siya sa labas. Baka tataka siya. Hindi po ako magdalaga! Nagkakamali po kayo! Ah, pwede mo pa kausap sa akin si Tina? Eh, kahit sandali lang. Nene, ako nang bahala dito. Pagbalik mo na lang siya si Masuri. O, sige, sige. Uuwi na ako ngayon, ha? Irerisked ko lahat ng meetings ko. Ikaw na muna bahala kay Tinay. Tapos, sabihin mo sa kanya na kakausapin ko kamo siya pagbalik ko, okay? Of course, ha? No problem. I think we should seriously consider bringing her back sa Ambulan. O dun sa DSW.
I mean, she has serious problems. Baka sakali dun, maayos sila yung bali. Tumawag na ba si Nonoy ulit? Sinabi mo na sa kanya yung pinag-usapan natin na ako lang tatawag sa mga pulis. Edison, alam ko masama ang loob mo sa akin dahil hindi kita pinayagan. Pero delikado talaga yung pinaplano niya ni Nonoy. Iniisip ko lang kapakanan mo. Jingle bells! Jingle bells! Oh, di ba tapos na Pasko? Bakit yun na nang araw na pa? Ako na po magbibigay na bariya! Sandali, sasama kita! All the way! All the way! All the way! The wonderful birthday! Hey! Boss, mamamas ko po. Parang double overtime na yung pamamas ko mo, ah. Enero na, namamas ko ka pa rin. Wala pa naman pong trickings, eh. Pwede pa po kong mag-extension. Oh, ito, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Trickings, saka Happy Valentine's Day na rin. Okay. Salamat to. Bye-bye, ah. Iga. Salamat to. Tara na. Wait lang po. May kukunin lang po ko sa likod bahay. Oo, sige. Sige pa. Ana? Ay! Brown out! Okay, okay. Don't panic. Dito na yung flashlight. Ay! Aray ko! Aray ko! Oh, kaya madilim eh. Saan? Ako. Wala yung flashlight dito. Bakit di mo bigay sa kanya yung bata? Hindi ako karapat dapat na maging anghel. Di ko po alam kung paano ko aayusin ang aking mga pagkakamali. Tatanggapin mo na lang na hindi ka na maaaring maging anghel.